Yung sinasabi kasi yung denominationalism, parang binahang paligsahan ng denomination kung sino mas tama at sino ang mas magaling. Yan ang sakit ng karamihan ng mga ibang mga nakiklaim na sila ang true church. In fact, alam mo ba, Arnold, para na rin sa ating mga tagapakinig, sa Bible, nung si Jesus Christ ay nagpe-preach, buhay pa dito sa lupa, nakita ninyo yung parang spirit ng denomination na among his disciples. Yung sectarian attitude, Arnold, yung sinasabing sectarian attitude, dito sa Mark 9:38-40. Kung babasahin natin, lumapit yung mga alagad, lumapit si John kay Jesus sa Mark 9:38-40. Teacher, sabi ni John, we saw someone driving out demons in your name and we told him to stop because he is not one of us. Pero ang sabi ni Jesus, do not stop him, Jesus said, for no one who does miracles in my name can in the next moment say anything bad about me, for whoever is not against us is for us. Sabi ni John, Panginoon, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo, hindi naman natin kasama dito sa grupo natin, sa ating sawahan. Dapat patigilin yun. Sabi ni Jesus, matigilin. So, ang natutunan ko rito, kabaliktaran ito ng aking pananaw nung ako'y Adventist. Pag sa Adventist kasi, pag sabi, Seventh-day Adventist is the true church, the only remnant church sa mundong ito. Parang lumalabas na monopolize nila yung Para bang pag nakakita sila ng iba na nangangaral ng gospel, ay hindi totoo yan kasi Sunday keeper. Baka sabihin sa kanila ng Jesus, kung si Jesus sasabihin sa kanila, hoy, stop ya, don't do that. Hindi nyo dapat tatulan itong mga taong outside your denomination. Yan sabi ni Jesus sa Mark 9 Huwag mo pinigilan sila. Kapag hanggat sila ay nagsasalita, hindi yan against us. Kung sino hindi against us, kasama natin yan. Kahit hindi kabilang sa ating grupo o organization. Hindi natin alam. Huwag natin limitahan ang gawain ng Diyos. Pwede siyang gumawa, gamitin ng ibang denomination, ibang churches, outside the Seventh-day Adventist Church to reach people to God. At alam ko, alam ng ibang mga kapatid natin at mga pastor sa Seventh-day Adventist. Hindi naman lahat Arnold ganyan. No? But majority, karamihan kasi ng mga, lalo na yung mga defender of faith na masyadong rigid, masyadong strict ang kanilang mind, na sila lang ang maliligtas. Pero marami akong Adventist na kilala. Hindi ganyan. At napaka-lawak ng kanilang pananaw tungkol sa bagay niya. Alright. So, to summarize, ang churchianity, nakasalalay ang kanilang identity sa kanilang organization or kanilang church. Oo. Pero ang Christianity, ito ay ang mga membro nitong Christianity ay lahat ng mga tao na born again. Meaning, it's not a born again organization. No? It's those who have committed themselves committed their lives to Christ, mga followers of Jesus. Yun. So, let's discuss. Go ahead. Bago natin i-discuss yan, nabanggit ko yung denominationalism. Pagtitignan natin yung definition ng denominationalism, kasi like for example, SDA, Seventh-day Adventist, denomination yan, di ba? Methodist, denomination yan. Sabi ng isang definition, ang denominationalism is devotion to one's denomination. For example, I am Adventist and proud of it. Di ba? Or sabi nga rito, or more negatively, di ba? An emphasis on denominational differences to the point of being narrowly exclusive. Kumbaga parang, kung hindi ka Adventist, then mali ka. Parang ganun, you know? Sana yung espiritu niyan ay mawala. Even among some Christians. Kasi minsan, ako, Baptist ako, ikaw, Methodist. Dapat wala nang ganun No? Kasi si Christ is against dyan. Totoo against yan. Si Jesus sa ganyan. Ang identity natin, naki Kristo, hindi sa denomination. Correct. Tama.